magandang buhay at welcome sa kusina ni Dan Lim. Ang recipe sa araw na to ay napakadali pero napakasarap. Kaya naman gustong-gusto natin mga Pinoy. Magluluto tayo ng pork hamonado. At umpisa na natin ang pagluluto. Magpainit lang ng frying pan tapos lagay tayo ng konting mantika at igigisa na natin yung ating bawang. Yung ating bawang ay hiniwa lang natin yan ng pinong-pino at igigisa lang natin to hanggang maging light golden brown yung appearance. It will take around 30 to 40 seconds para maging light brown yung ating bawang. Tapos isunod na natin yung ating sibuyas. At gumamit po ako rito ng sibuyas na pula at hiniwa natin to sa maliliit na dice. Tuloy lang natin yung pagigisa hanggang sa maging translucent na yung appearance ng ating sibuyas at yung naaamoy na natin yung aroma nito. And make sure na tuloy-tuloy lang yung paghahalo para pantay yung pagigisa natin ng ating bawang at ng sibuyas. Ngayon pag okay na yung ating bawang at sibuyas, pwede na natin ilagay yung ating karneng baboy. At gumamit po ako rito ng belly. At hiniwa lang natin to ng medyo may kakapalan ng konti. Mga siguro mga nasa 1 inch yung kapal, tapos mga nasa 2.5 inch yung lapad. Ibibraise lang natin to approximately mga na 6 to 7 minutes hanggang maging brown yung appearance. At maganda niyan pag from time to time ay binabaliktad natin or hinahalo natin yung ating karneng baboy. Nang sa ganon ay pantay yung pagkakaluto natin. And take note, moderate flame lang yung gagamitin natin para hindi naman masunog yung bawang at sibuyas na nilagay natin. At pag okay na yung ating baboy, pwede na natin ilagay yung ating mga seasoning. Lagay tayo rito ng 5 tablespoon na soy sauce. Kahit anong brand, okay lang po yun. Tapos lagay tayo ng brown sugar. Mga 3 kutsara. Tapos lagyan din natin ng black pepper powder. Tapos yung pinaka sabaw nito ay hindi tayo maglalagay ng tubig. Maglalagay tayo ng pineapple juice. Pero bago natin ilagay, haluin muna natin ng maigi para mag-absorb ng soy sauce yung ating karne. Sunod na natin yung ating pineapple juice. At medyo marami yung pineapple juice na nilagay natin. Maglalagay tayo rito ng mga 750 ml. Ito na rin yung magpapalambot ng ating baboy. Haluin muna natin. Tapos lagay tayo ng konting asin. Konting asin lang kasi syempre naglagay na tayo ng toyo. Medyo maalat na rin yun. Pero kung hindi kayo sigurado, huwag nyo muna lagyan ng asin. Pag naluto na yung inyong hamonado, tikman nyo, pag matabang pa, lagay kayo ng asin. At lulutuin lang natin or tatakpan lang natin yung ating pork belly for about 35 to 40 minutes or hanggang lumambot at mag-evaporate yung ating sauce. At huwag kalimutan na haluin from time to time. After 35 minutes, malapot na yung ating sauce, malambot na yung ating baboy. Na-imagine nyo na ba yung sarap ng ating hamonado recipe? Nako, try nyo. Napakadali lang pero napakasarap. Lagay na natin yung ating pineapple slices. Tapos takpan lang natin for about 5 minutes. After 5 minutes, pwede na natin i-serve at i-enjoy yung ating pork hamonado recipe. At sigurado po akong nagustuhan nyo yung ating recipe sa araw na to. Please like and share the video. Tapos kung bago po kayo sa ating kusina, huwag nyo kalimutan na mag-subscribe at pindutin yung notification bell para updated kayo sa susunod pa nating masasarap na recipe. Salamat sa panonood at ito ang kusina ni Dan Levy.